Noong May 24, 1987, merong isang lalaking nagngangalang Kenneth Parks ang nakagawa ng isang karumal-dumal na krimen. Binawian ito ng buhay ang kanyang mother-in-law habang muntikan niya ring malagutan ng buhay ang kanyang father-in-law. Lahat ng ito ay nagawa niya habang siya ay tulog. Tama ka sa narinig mo. Nag-sleep walk itong si Kenneth Parks. Madaling araw ito naganap. Sinotang sapatos, kinuha ang susi ng sasakyan at umalis ng bahay habang naiwang bukas ang gate ng garahe. Nag-drive ito ng halos 18 miles papunta sa bahay ng kanyang mga biyanan. Nang dumating siya doon, agad niyang binawian ng buhay ang mother-in-law sa pamamagitan ng pagpukpok ng tire iron. Matapos ay sinakal naman ito ang kanyang father-in-law, buti na lang at nakaligtas. Matapos ang pangyayari, agad siyang bumalik sa kotse, punong-puno ng dugo at nagtungo sa isang police station para i-report ang nangyari. Lahat ng ito ay naganap habang siya ay tulog. Habang nangyayari ang pag-atake, hiniwa niya rin ang magkabila niyang kamay nang hindi man lang nakaramdam ng kahit anong sakit para mapatunayang siya ay tulog habang ginawa ang pag-atake. Inaral ito ng mga expert at lumabas nga sa result na siya ay talagang nag-sleepwalk habang ginagawa ang krimen. Siyempre, umabot sa Supreme Court ng Canada ang kaso, subalit siya ay kinonsiderang inosente dahil sa sleepwalking defense at agad siyang pinalaya. Grabe no? Anong masasabi nyo? Comment down below.